Hi guys! Welcome back to our channel and today we're going to be planting. Alam ko madami na kayo napanood na videos kung saan nagtanim ako. But anyways, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon, lalong-lalo na sa mga bago pa lang po dito sa ating channel. Thank you so much for subscribing. And ayan, ito yung mga succulents na ipinadala sa atin ni Ate Maris from Maris Succulents and Garden Accessories. Yan po ay sa New South Wales. And kung gusto nyo pong mag-order ng mga rare na mga halaman, doon po talaga madami. Yung po mga succulents natin dito na hindi masyadong common, yan po lahat ay galing kay Ate Maris. Ayan guys. Inilagay ko siya dito. It's been air drying for siguro mga 10 days na. And kailangan ko na talaga siyang itanim ngayon. Ang ginawa ko dito guys, I'm not saying na gawin nyo to, pero ang ginawa ko dito, nakalagay siya sa ganito kasi pinaarawan ko siya every morning kahit hindi pa siya nakatanim. Dahil nga, ayokong magbago yung mga kulay niya, kagaya nitong mga, ano na to, hybrid ng Black Prince. Ayan, ang ganda. And ayun nga, kasi kapag ka hindi natin naitanim agad at hindi naarawan, di ba nag-etiolate yung mga halaman at nagkakaroon ng spaces between leaves na ayaw natin kasi hindi na sila gumaganda. So naisipan ko lang na paarawan siya sa umaga for I think 5 or 6 days, almost 1 week. And hindi naman siya na ano, so happy naman ako na hindi nagbago yung kulay and it worked for me. Pero hindi ko sinasabi na baka mag-work sa inyo. Ito talaga experimental ko lang itong ginawa dahil ngayon ko lang to ginawa. Sa tagal-tagal na ako ay naghahalaman. So, ayan. Na-share ko lang naman sa inyo. And, ayan. Meron tayo dito mga clay pots. I got this from Mitre 10. Tanggalin natin, guys, ng mga, ano, barcode. Ayan. Inaalis ko yan. Ito talaga ang favorite kong pots na gamitin sa succulents, guys. Kasi, ano siya, hindi nagtatagal na basa yung halaman kasi sinisipsip niya yung moisture ng basang lupa. So, this is really good. Mapapansin niyo, halos lahat ng mga tanim ko ay nasa clay pots or terracotta pots. So, ayan. Ilang piraso din to. And, ang gagawin pa kasi, guys, ito ay advice lang din na Ate Maris. Magpadami na daw ako. So, yung mga kumpol-kumpol, yung mga clusters or clumps, yan ay hiwalayin ko. Halimbawa, ito. Yan ang ganda ko dito, guys. Anong pangalan nito? Bloody Mary. Ayan, dalawa siyang magkadikit. Pag ihiwalayin ko na siya ngayon, para may dalawa tayong Bloody Mary. Ang ganda niya, diba? I really love it. And walang nagbago sa itsura niya, so sana nga hindi na siya magbago. And guys, gagamit tayo nitong durable pot hole mesh for succulents and cactus na galing din sa Ate Maris. So kung gusto nyo nito, mabibili nyo din to sa kanya online. Ilalagay natin dito sa screen yung kanyang contact details. Ganyan lang siya guys, kalaki oh. Pang ano sa butas ng pot para hindi lumulusot yung lupa. Sayang naman kasi diba kung lulusot lang yung lupa. Ayan guys, tuwing magla-live ako, lagi sa akin natatanong yung aking soil mix. I don't make my own, so ipapakita ko sa inyo ulit yung soil mix na nagamit ko. Though, napakita ko na to ng maraming beses. But again, we will do this para sa mga bago nating subscribers. So, eto. Eto guys ay nabibili ko sa Mitre 10 dito sa amin. Pero you can also get this from Bunnings. Ayan.
Si Ate Maris yata nagbebenta rin ito eh. So if you are from New South Wales, pwede din kayong bumili ng ganito siguro kay Ate Maris. Kontakin nyo lang siya. And ito lang yung ginagamit ko. Minsan nilalagyan ko ng perlite. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan. Si Ate Maris ang recommended niya, lagyan ng perlite. Dahil wala tayong perlite, ay hindi ko nilalagyan ng perlite. Guys, sobrang daming pops. So, aalisin ko na yung iba dito sa ilalim para mas ma-reveal yung roots niya. And para ma-propagate na din natin. And guys, so, may pang-propagate na tayo. And tamang-tama yun guys, kasi matatapos na yung winter dito sa amin. And masarap na talagang mag-propagate ngayon. Papadamihin natin yung raspberry ice na yan. Gusto ko yung pangalan niya. Ang ganda, di ba? Raspberry ice. Ayan, at ako pa kinulang na ng pot. So, tama na muna sigurong tanim. Kailangan ko lumabas mamaya kung may oras ako para bumili ulit ng pots. Kasi kailangan ko pa ng mga isa, dalawa, tatlo, apat, at least 10 pieces na ano pa, terracotta pots pa ang kailangan ko. So for now, tama na muna itong natanim natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pieces itong natanim natin ngayon guys. And ayan, ilalagay ko siya ngayon dito sa shelf. Ayan, dito sa likod ko. Natutuwa ako na napapadami ko na naman yung aking tiny pot collection. And siguro sa susunod nating vlog, baka yun ang gawin ko. Ipakita ko sa inyo isa-isa itong ating nasa shelf dito para malaman nyo din yung ID, kung natatandaan ko pa yung ID, kasi yung iba ay hindi ko na po talaga alam mga ID. Pero at least, di ba, makita nyo at ma-appreciate nyo. Baka sakaling meron dyan kung nasaan kayo at makolect nyo din siya.
So, and guys, thank you so much for watching. Sana po ay nagustuhan nyo itong ating video. If you did like it, please do consider subscribing. And syempre po, huwag din kakalimutan na mag-subscribe po sa ating mga kaibigan ng mga YouTubers. Syempre, Tess De La Cruz, Mamita Gina Vlogs, Succulent Cravings by Vic Villacorta, Jel Santillan, Sarah G. Smith, ayan po, at the top of my head, yung mga naalala ko, si Sis Adelina Losegro, Plantatay Barry, Nirya Fab, si ano pa, sino pa ba, si Ate Jeneline J. Alejo, dito din yan sa YouTube, and yung mga taga Japan po, shout out po sa mga taga Succulent Japan Group, syempre pinangungunahan niya ng kanilang admin, si Ate Angel, Angel Hara Channel, yung Violis TV, and Ate I Vergara sa YouTube po, pati na rin si Ate Mel, Mel TV Official. So ayan guys, ayan na lang muna ngayon dahil umiinit na dito sa pwesto ko. Thank you so much for watching, and again Ate Maris, thank you for sending me this beautiful succulents, and syempre kasama tong padala ng Kuya Vic, Succulent Cravings by Vic Villacorta, pinakipadala sa Ate Maris, ayan, sobrang ganda niya, Ben Baddies na cluster. I will see you next time guys, please don't forget to subscribe. Bye!